Ay, malaking apoy, no? Hindi makakatulong yan. Welcome to my mommy channel. So, hindi nyo naman alam na yan eh, hindi na pwedeng gamitin. Ganun pa man, ipapaalam sa inyo na pagka nagkaroon ng transferring of file, ganyan yan. Yan. Hindi pa pwedeng isasara mo sa tangke yan. Hindi pwede. Pag bigla mo sinara sa tangke yan at gamit na ng 10 to 15 days or 20 days ang tangke, pumapasok na apoy sa loob yun o baka mag-backfire. Ay, ganun. No? Ito naman, ginagamit na ng mga basahan-basa, hindi ho makakatulong. Lumalaki apoy, oh, nag-create ng malaking apoy. No? Hindi makakatulong yan. Patayin mo lang ng kamay. Kamay lang? Hala? Okay? Ganun lang po, ang proper procedure, sa likod ka lang ng tangke, huwag ka pumunta sa left side o right side. Kasi pagka nahagingan ka ng yellow flame, yung dilaw na apoy, sunog ka talaga. Kaya lang pag napasingawin mo lang, to make it sure, 100% kinakailangan makita mong gas sa lalabas kasi regulator lang to. Baka may nakapasok sa loob, pwedeng pumutok, pwedeng sumabog, gano'n. Opo, pasingawin mo lang, gano'n o. O, pag nakita mong gas na lumalabas, napakalakas na singaw o. O, pag nakita mong gas na lumalabas, wala nang apoy, pwede ka na mag-lock. O, kagad-agad na-prevent mo, no? Hindi tinuturo yung pagtakbo kasi sabi mo, tatakbong gano'n. So, pag nandito naman sa mga hose line, halimbawa, naputukan ka ng hose, nabunutan ka ng hose, naku, lugod para dito sa likod o, alambre lang din nakakabit. Halimbawa, nagkaroon ng transferring of fire, nahugot na yung hose mo sa likod, ano? O kung hindi man, pumutok na yung hose mo, yan. Ay! Patay mo lang ng kamay. Ganun. Tutupi mo siya. Tutupi. Ayun. Rubberize yan. Opo, rubberize. Kailangan, ano? Pagka napatay mo na, to make it your 100%, kinakailangan makita mong gas na lalabas, pasingawin mo lang. Pag nakita mong gas na, pwede ka na mag-lock. Nangyayari yan dahil kasi itong mga regulator, sa mga regulator na ganito na kung saan madali siyang masira, at the same time, continuous ang flow. Pag may mga leak yan, hindi titigil yan hanggat di mo sinasara. So kung gaano kakatagal nagluluto, halimbawa nagluluto kang ganyan, naputukan ka ng hose, nahugutan ka ng hose, may singaw, tuloy-tuloy pa rin siya, hindi siya tumitigil. Kasi po regulator lang. So ngayon, kung susunod tayo sa batas, sa Fire Code, Presidential Decree No. 1185, inire-recommenda na kung saan kinakailangan mga consumer ng LPG, eh magkaroon na po tayo ng breaker. Meron pong breaker sa kuryente, meron na rin dito. Po ano, pakita ko sa inyo. Yung napakadeligado ang ginagamit mo. Okay? Ayan, yan po yung breaker. Ito po, tawag dito, regulator. No? Ito po, meron. Oh, gas breaker. Auto safety controller. Ano? Sa breaker po, sa safety controller, hindi na ho kayo magsasarado dito sa tangke. Pag ikinabit nyo po dito, wala nang sarasara kahit nakabukas na. Yan ang kainaman ng breaker. So, ang tanong ngayon dyan, paano mo siya gagamitin? Diba? Kasi gagamitin mo siya. Hindi nyo siya basta-basta magagamit. Pag naka-breaker po kayo, 100% safety kayo. Kasi nga, meron siyang automatic shut-off, automatic leakage detector. May kakayanan siya makadetect na pagka nakadisconnect yung hose line, mayroong singaw, mamamatay siyang pusa. Ganun ang kailangan niya. Kahit natutukan mo ng lighter, Cosprow, sigarilyo, walang problema. Ngayon gagamitin natin, ano? Always open, hindi ka na magsasara. Ha? Ngayon gagamitin mo siya, kakabitan mo lang na siya ng hose. So pag kinabitan mo siya ng hose, naka-open na rito, dito ka na. Hindi ko kayo basta-basta makapagluluto. Kasi nga po, kahit naka-open yan, pagka hindi mo siya pinindot, meron siya tinatawag na push to release. So pakipindot mo, ma'am, try mo lang para naman sa ganung cooperation lang. Ayun, oh, angat yung metro. Pagangat ng metro, dito ka na. Okay? Ayan, o. Oh. Ngayon, halimbawa, nagluluto ka, magkaroon po ng mga tinatawag natin troubleshooting yan, mabunutan ka ng hose, maputukan ka ng hose line, mag-leak yan, ang papatay ng apoy yung breaker mo. Tinan nyo po. No? Sarado siya. Kasi yung mga bata man, gaya na sinabi mo, ano, may mga kalimitan dyan, pinipihit to eh. Nakabukas na, di ba? Yung pag-regulator lang. Pag piniit mo yan, dinaanan mo, piniit mo yan, singaw yan. Pero pag naka-breaker ka, wala yan. Oh, kahit may open bag lang, as long as na hindi mo siya pinupo. Kailangan pipindutin mo siya. No? O ngayon, pag pinindut mo siya, aangat yung metro, makapagluluto ka. Sakaling nagluluto ka, bumaliktad yung tangke, nabuwal, lumindol, gumalog yung tangke, wala kang pupublimahin. No? Hindi siya mahugutan ng hose. Lock. Safety, hindi. Safe. Oh, tsaka meron po siyang tinatawag na meter gauge. Nakikita nyo na rin kung puno siya kasi madaming natutulpo na investigador. Ang tangke kasi natin, 11 kilos lahat. No? So, nagbabayad ka ng sapat sa kanila, dapat lang malaman mo na tama. Ilang kilos na? Tingnan natin, ha? Dito kasi wala, hindi mo naman makikita yun. Hindi. Regulator yan, eh. No? Napakalaki ng pagkakaiba. Ganila na. Plastic pa. Tingnan natin, ha? 5.5 to 6%, equivalent to 11 kilos, ha?
O, 5, 10 po pa. Timing to lang siya. Pag nagpunta ng 5, 10 kilos, between 5 to 6, 11, puno yun. No? O, ngayon, 10 kilos. Pant na kung saan, ito kasi, itapon, disposable. Ito po ay referable, hindi siya tinatapon, ano? Pang matagalan talaga siya. So, bibili ka ng breaker, kailangan naka-inbox yung expiration date niya, na kung saan, wag yung naka-ukit, yung naka-ano lang, sticker, or naka-sulat, o naka-engrave, yan. Inbox, engrave. So, nakalagay sa kanya, July 1, 2056 pa. Hindi mo nga talaga alam, no? Nilagyan lang nila ng alambre, kaya umiikot. Tanggal na yung hose sa likod, eh. Napakaluwag na niya, oh. Oh. Ngayon, no? Oh, ngayon, pagka naka-regulator ka, siklab ka. Inalambre pala, oh. Oh, pwede na. Sus, maliyo ko siya. Plastic pa ko ito, hindi niya pa ito may tutupi. Oh, matigas. Oh, yan. Bahay-buhay gagamitan. Toothpaste lang po. May lason sa daga. Fireproof. Hindi siya nasusunog, ano? Kahit sunugin mo pa. Hindi basta-basta. Mga imported kasi. Hindi siya, ano? No? Oh, libre. Try mo. Ang set yan, libre na yung hose. 500 yung hose niya, pero libre lang. Precious.